balitang boxing, ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Nito nga pong Linggo, October 23, dumating na sa Japan sina Arnel Bacunahe at Arthur Villanueva na magiging sparring partner ng Team Inoue. At kinabukasan October 24, maski hindi pa ganong na-acclimatize, binigla sila na umispar sa magkapatid na Inoue. Si Bacunahe ang unang isinalang kay Naoya, habang si Villanueva naman ay kay Takuma. Balang inaasahan nga po ng mga Pinoy, Tuesday pa sana ang sparring. Pero dahil nga may promotion daw ang Ohashi Gym sa araw na iyon, kaya in-advance nila ang schedule ng sparring session. Kaya naman kahit na hindi pa nakarecover mula sa biyahe, umispar na agad ang ating mga kababayan. Ngayon na kinagabihan matapos ang sparring, na ikwento sa atin ng ating fighter na si Villanueva na tumigil umano sa ikatlong round ang kasama niyang si Bacunahe. At laking gulat nga natin dahil ang pribadong impormasyon sanang ito ay inilabas po ng Boxing News Japan. Abay, madali pong husgahan ng Pinoy kung base lamang sa artikulong kanilang isinulat. Pero mas may malalim pong dahilan kaya ganito ang nangyari. Ayon sa pakikipag-usap natin kay Bacunahe, hindi naman niya itinatanggi na mas lumakas si Inoue. Sa katunayan nga, masakit din daw talaga noong nasa pool siya sa leeg. Pero hindi naman daw sa pagpapalusot, kaso mayroon daw siyang iniinda. Bukod sa pagod mula sa biyahe, nadali siya ng sipon at ubo na pahirap sa kanyang paghinga. At kagaya nga ng sabi natin kanina, hindi pa nga sila gaanong na-acclimatize sa lugar na kanilang dinayo. Kung sa Maynila nga naman kasi, nasa 29 degrees Celsius ang temperatura. Doon po sa Japan ay 13 degrees Celsius. Kaya naman din daw sanang kumpletuhin ni Bacunahe ang apat na rounds kung pipilitin dahil dati naman na siyang kasparing partner ni Inoue. Kaso nga lang yun nga, dahil hirap pang kumuha ng hangin, nagpasya na lamang siya na huminto muna at babawi na lang sa mga susunod na sparring session. Well, kung tayo nga po ang tatanungin, tama lang naman ang ginawa ni Arnel dahil kung ang nakakondisyon ngang boksingero kayang-kayang pulbusin ni Inoue, paano pa kaya siya nawala sa kondisyon? Mas maganda nga namang bumawi na lang sa susunod. Ayon nga sa kanilang kontrata, may isang buwan pa silang mananatili sa training camp ni Inoue. Taliwas din po pala doon sa sinasabing bumagsak daw si Bacunahe, wala pong katotohanan iyon. Siya po ay tumigil lamang at hindi napatumba. Saka idagdag na nga lang din po natin dito na karamihan sa nadidisgrasya sa sparring ay yun pong pinipilit makatapos ng round kahit na meron na palang nararamdaman. Isang halimbawa nga po rito ay ang 18-anyos Filipino boxer na si Axel Van Dignos. Siya po ay na-comatose noong nakarang buwan matapos ang isang sparring session at sa kasamang palad ay binawian rin ng buhay. Prodigy, balitang Pinoy, Pinoy Boxing Prodigy.